Madaling araw pa lang, sasabak na sa isang hamon si Aling Elvie. Sa puhunan na 7,000 piso ngayong araw, kailangang makapagluto ni Aling Elvie ng 13 putahe sa kanyang karinderya. Mayroon ako pangsisig, pangbulalo, may baka na ako. Anong pinakamalaking hamon para sa inyo? Katulad yung pork chop, pag bumili ako, 340. 8 piraso lang. Dating 10 o 12 piraso, ngayon 8 na lang. Kasi yung 7,000 na pamalingki namin ngayon, nagtaasan ang bilihin. Halos lang. Kakarampot lang yun ano mabibili namin. Yung 4,000 noon, halos kumpleto. Nagmimino ako ng 3 po, sir. Bukod pa yung sinabawan ko. Sabi ko nga, ala, ano ba yan? Short na naman yung budget ko. Wala din kami ito magagawa. Tumaas din, sabihin ng mga palengke. O di, bawas isang mino. Ganun na lang, para magkasya. Ang karne ng baboy na 240 pesos noong January 2020, higit 400 pesos na ngayon dito sa Commonwealth Market. Ang buong manok na 170 pesos noong nakarang taon, 200 pesos na ngayon. Pati gulay, gaya ng repolyo at kamatis, nagmahal na rin. Magkano ito ang nabili mo ito? 210 pesos. Sobrang sakalahari. Dati ang 210 pesos, makakabili ka na lang. Isang kilo na yun. Mahigit isang kilo na. Paano pag niluluto mo na yan ay? Paano pag binibenta mo na? Anong gagawin mo dyan? Kailangan niyawain ko ito ng kunti. Tapos ilalagyan ng patatas. Para magkaroon ng... Para dumami. Dumami lang. Sa amin talaga, nag-grocery ako. Sa supermarket ako bumibili, makikita ko talaga yung difference. No? Ito, boss? 80 ang kilo. Tapos 20 ang? 20 ang 1/4. Yung 80 pesos na yun, siguro mga kalahating kilo lang. Kalahating kilo lang yung mabibili ko. O mas konti pa. Kaya ako sa palengke talaga. Hindi mo talaga makikita yung diferensya sa presyo. Ang layo ng presyo ng palengke. Ang layo talaga ng presyo ng supermarket. Ang ilang mamimili rito, hindi na pumunta sa meat section. Karne? Ano napansin mo sa karne? Hindi na po kami nagkakarne. Eh, bakit gulay na lang? Hindi bumababa. Oh. 400 pa rin yun. Anong pangalit? Gulay na lang. Gulay. Kaya itlog. Tuyo. Ayan. Pumuman. Madalang po yung ano. Hindi po na dati na malakas po. Kaya namin magpapakarne. Ngayon, wala na masyadong namimili. Ano napapansin mo sa presyo? Noon, nakakabili ako 1 kilo. Ngayon, 1/4 na lang. Kailangan sobrang tipid. Magkano yan? 170? Oh? 150. Dati sa 170 na buto-buto, magkano na? 1 kilo na yan. 1 kilo ka na dati. Okay. Base sa pakikipag-usap natin sa mga nandito sa palengke, mula sa mga mamumuhunan, nagtitinda, hanggang sa mga mamimili, halos iisa lang yung kanilang daing, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kanya-kanya silang diskarte para mapagkasya ang kanilang pera sa bulsa. Nang makumpleto ang mga kailangang rekado at mga sangkap, diretso na sa kanilang pwesto si Aling Elvie. Nagastos niya ang 7,000 pisong puhunan. Pagdating sa kanilang bahay, nakaabang na ang asawa ni Aling Elvie na si Mang Eddie para simulan na ang pagluluto. Kaya pala, ganito na lang ang sipag ng mag-asawa kada araw. Ang karinderyang ito, ang pag-asa nila para makabangon muli. Parehong natanggal sa trabaho ang mag-asawa. Dating kasambahay si Aling Elvie, welder naman si Mang Eddie. Kaya nitong September 2020, binuksan nila ang karinderya. Anong inabot ng kabuhayan nilong nagka-pandemic? Anak buhay. Yung trabaho. Laging nag-iisip, pagkain, araw-araw. Paano makakapagbayad ng mga upa ng bahay. Pero sabi ko, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tsaka lalong-lalo na, yun, hindi tayo nagkakasakit, yun.
malakas ang pangangatawan natin. Gaano kahirap yung magsimula ulit? Sa umpisa, mahirap. Unti-unting na kayanan. Dahan-dahan. Mabilis ang kilos ng mag-asawa. Kailangan nilang makumpleto ang 13 putahe bago pa man dumating ang kanilang mga customer. Ang first stick talaga ganito ang miwa. Pang manipis na katamtaman lang din yung laki. Parehas pa rin. Yun nga lang, kunti na lang. Hindi na maraming. Pagpatak ng alas 10 ng umaga, kumpleto na ang menu for the day ni na Aling LV. Ang menu nila ngayong araw, kaldereta, beefsteak, bulalo, pork giniling, at iba pa. Katulong nila ang kanilang anak na si Edwin at isang helper na sinusweldohan nila ng 200 pesos kada araw. Anong ginagawa mo? Bibili ng budget sa takal para lalabas yung puhunan mo. Kahit kunting tubo. Nagtataas ka ba ng ano? Oo, 5 piso. Dating 40, 45 na ngayon. Kumayag naman sila, alam na nila, naintindihan nila. Kahit na nagtaas ang presyo at kumonti ang serving ng bawat ulam, binabalik-balikan pa rin ang kanilang mga tindang pagkain. Paano mo siya binawasan? Ano yung dati at ano yung ngayon? Yan. Noon yan, sir. Noon yan? Oo. Magkano to? 45, sir. 45 ito? Oo. Dati yan, ha? Mm. Hindi pa mataas ang baboy, ha? Opo, sir. Ngayon, ito naman ang ngayon, sir. Aba, malaki nga na bawas, no? Pinapaliwanag mo naman sa customer. Opo, sir. Naiintindihan naman nila. Ipinapaliwanag ko ng maayos, sir. Kayo na, alam naman nila at saka mahal ang baboy po. Minsan hindi parehas yung kinikita namin, sir. Kumikita din ako dito minsan, 1,819. Pag medyo matumal, nasa 800, 900, 1,000 yun. Karamihan sa mga customer nila Aling LV at Mang Eddie, mas pinipiling bumili ng ulam dito kesa magluto sa bahay. Ang isa sa mga suki nila na si Regine, 2 ulam na gulay ang binili. Ilan kayo sa bahay? Bali, 5. Kasama ko yung baby. Tapos itong binibili mo, pang 5? Opo. Yung gulay lang po kasi binibili ko Bali, 25 po kada isang oil. Sa halaga 50? Opo. Sold na po kami na. Tulad din na Aling LV at Mang Eddie, nawala ng trabaho bilang real estate agent si Regine sa gitna ng pandemya. Kaya tipid daw muna sila ngayon habang naghahanap siya ng bagong mapapasukan. Oh, mahirap talaga ang buhay ngayon. Oo, mahirap po talaga, sir. Oo. Kaya, please lang sa ganito, sir. Mas makakamura talaga. Sa ganyang gulay, okay na, no? Opo. Kumusta ang buhay noon at kumusta ang buhay ngayon? Buhay po dati, sir. Napakaluwag po. Kahit po, magkano lang po, 500. May umaga ka na, may hapon lang pa po. Ngayon, sir, yung 500 po, baka kulang pa, sir, sa baboy. Matapos ang buong araw ng pamamalengke, pagluluto at pagtitinda, sa puhunang 7,000 pesos, 7,700 ang kinita, 200 ang binayad sa helper. Kaya ang tubo matapos ang buong araw na pagkayod, 500 pesos.